Hello guys! So now, we're here sa Build-A-Bear Workshop sa Avenues Mall. So, before anything else, it's me, Jeff, para sa ating Team Relay Vlogs. So, please click like, share, and subscribe sa aming account para always updated sa mga kaganapan sa aming activities. Okay? So, ito yung place na pwede mong ipa-customize yung bibilihin mong bear or staff toy. Okay? So ito, it's up to you kung anong preferred mong color, design, tapos pwede mo rin palagyan ng pangalan, and accessories, everything. So mamaya, isa-isahin natin paano ginagawa yung process. Okay? Kasi meron yung process kung paano siya ginagawa. Mula sa pagpili ng staff toy, so hanggang sa mabuo siya. So ito ay very ideal sa mga kids, mga bata. Pwede rin sa mga young at hearts, pwede rin pupunta. Okay? So now, ang first process is to select muna yung preferred mong staff toy. Oo. Yung mga yan, wala pa silang ano, wala pa ang koto sa loob yan. So, yan, pili mo si Baby, dahil may sa gecko, kokak, and si frog. So, yung mga staff toy na yan, wala pa siyang koto sa loob. Baga, ano pa siya, tela pa lang siya, raw. So, yung si customer, ipili ko muna kung anong preferred mong design. So, merong Olaf, merong mga teddy bear, dami. Merong elephant, may dog, may frog. So, it's up to you to select kung ano yung preferred mong staff toy. Then, marami rin accessories. After nun, may mga damit, may mga shoes, may socks. So, everything's here. It's up to you lang kung paano ipo-customize yung magbibigay mo yung staff toy. Okay? So now, nakapili na kami. We selected or deselected yung si Frog dahil may ligit sa gecko si Buso. Nakapili na. Then next, ay pipili ka naman ng preferred mong voice. Kasi yung staff toy na yan, meron siyang heart sa loob na pwede mong i-record yung voice. Every time na pinipindot mo yung staff toy mo, salita siya. Pwede yung mga kanilang default ng mga voice dyan or pwede rin recorded. It's up to you kung anong preferred mo. So, check muna. Kung anong preferred na audio. Maraming choices. Pero if wala kang magustuhan, pwede mo namang i-record yung sarili mong voice or yung meron kang mga tone, wala sa phone mo, pwede rin. I-record nila yun. Okay? So, yan. Pwede kang hindi dyan. Kasi sa Buso, titingin-tingin ng process. Nalilibang siya kasi ang daming toys, ang daming staff toy. Siyempre, no, yung kapag bata talaga, may sa mga staff toy yan. So ayan, tingin-tingin muna siya ng mga designs. Kasi kanina ayaw niya eh. Sa kanya dapat yan. Ay ayaw naman niya. So si ate na lang nagpagawa. Okay? Pero pinagawa ni ate, yung gusto pa rin niya yung frog. Ayan. So mukhang nakapili na sila. Okay, tingnan natin dito. Lapit tayo. Okay, mukhang pili-pili muna. Now, nakapili na si ate ng audio from her phone. So, na-record na. Ayan. Na-record na sa staff toy, yung voice. Then, ayan. Once na-recorded na siya, is ilalagay na sa loob ng staff toy yung gadget na yun. Ayan. Watch out si ate. You. So, she would insert sa loob ng staff toy yung recorded voice. So, anytime pipindutin mo yan, yun ang maging tunog. Then, next process is yung paglalagay ng cotton sa loob. So, it's up to you. Apa ka ni ate. It's up to you how many cotton, gano'ng kabigat, gano'ng kagaan yung staff toy mo. So, sa'yo nakasalala yung gusto mabigat, gusto mabagaan. It's up to you. Gusto mo sobrang bigat, pwede na naman. So, check muna ni ate if okay na sa kanyang weight. Yung staff toy niya, okay na raw. Then, after malagay ng staff toy, ayan, kukuha ng puso. Ayan, sasalatin, shake. Hihingahan, ayan. Siya na kasi yung maging pinaka-heart ng staff toy mo. O, di bang saya-saya? Ayan. Then, stitch lang ni ate. Once na may pasok na yung heart sa loob, ayan, talagang parang buhay talaga.
Ngayon, kailangan mo siya i-take a bath. Ayan. Papaliguan mo muna yung staff toy mo para maglinis. Ayan. Hindi mabango. Meron pang pag-scrub. Ayan. Para malinis ang staff toy mo. Okay? Then, after mo niyan, malagyan ng ama, mapaliguan. Okay, finish. Pagpipilingan natin if you want ba ng socks or shoes, pwede rin hindi na. Huh, kasi pag bibili ka niya, may extra cost pa yan. Hindi naman libre yan. So, pero pwede rin mabili ka ng shoes, mga damit ng staff toy mo. Kasi cute din pag meron eh. Oh, pag mga damit siya, cute ka pag meron mga ganyan damit. Cool thing yan. Then, ito na yung last part. Is, i-fill out muna yung name na preferred mong ilagay o ibigay sa iyong staff toy. Pati yung birthday niya. So, inaanak siya today. So, yung pecha ngayon, yun na magiging birthday ng staff toy. I-code lang ni ate all details, male or female ba yan? Tapos, pati email address meron siya. So, ginawa nila ate lahat. So, yun lang naman. Yun lang basically yun ang buong process. So, I hope naging okay naman ang inyong pag-tour sa aming paggawa ng staff toy. So, always click, like, share, subscribe para sa patuloy na pag-follow sa aming YouTube account sa Team Relay Vlogs. Again, thank you very much. And see you sa mga upcoming paraming vlogs. So, ayan, tinatapos na ni ate yung kanyang birthday, recipient information, then... Later on, lalabas na rin yung kanya birth certificate. Nung nagagaluhan mo dapat. And si ate, bibigay siya ng box later. At pangalan mo na lang yan. Okay? Yun lang naman. Salamat sa inyong panonood. Ayun na, ang kanyang birth certificate. Ready na. So, thanks for watching sa aming video. Hope you like it. Bye! Thanks again. Any box, oh. Thank you, ate.